神魔哦丢生灵骨魔那那巴巴里多萨伊哦巴格玛蒂玛拉巴爱度摩度努克塞哟乌邦玛甘达拉玛Sukoy na mimigati kung mawalan sa'yo Kailan ko pa kayo matitikman ang awa mo Kailan tatamuin ang patawad mo Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyo ang lahat. At sumayin niyo rin. Magandang hapon po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magandang hapon din sa po. Sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Tayo, mga minamahal kong mga kapatid, idalangin nawa natin sa mahal na ina na kagaya niya ay makatugon tayo ng naaayon sa panawagan ng ating Panginoong Hesukristo at ng Diyos Ama sa gawain ng pakikiisa sa kaligtasan ng mundo. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan nating iluhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang obispo, kaparian, mga taong humingi sa atin ng mga panalangit dosal, gayon din sa mata ang pinakakuha natin ang ating mga panlangin sa managdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan at sa ating lahat na nakikiisa sa banal na pagdiriwang. Sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng pomay kapal. At upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapakumabahang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, Buktong na Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Papuri sa Diyos.
Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalatay sa Diyos na totoo at tao ring totoo ay ang aming tagapagligtas ay pagindapatin mo makasalo sa kanyang pagka-Diyos sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo, sambahaya ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel sapagkat ang Diyos ay suma sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin, upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin, ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko ililihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban at ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tutupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo, at dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsaning paghahandog ng kanyang sarili at ito'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
sa sana ng sansinupong. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Suma sa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon, kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lilihiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. At maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. O sabihin natin ay mas maigi ito na doon sa mystery ng Rosary. First Joyful Mystery, the Annunciation. No, yan ang pinagdiriwang natin. And to put into summary, mga minamahal ko, mga kapatid, ang pagdiriwang na ito in one word. No, lalo tigit, ngayon tayo nasa panahon ng Kuwaresma. To put it in one word, yung pagdiriwang natin, may ilalagay po natin ito sa salitang pagsuko. No, mga minamahal ko, mga kapatid, submission, surrender. No, kung ano man tawag hunin nyo. Ganito, may pag natin ma-generalize yung pagdiriwang nito. Bakit? Kasi sa simpleng pag-oo ni Maria, maminamahal kong mga kapatid, naganap, natupad ang kaligtasan ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya nga po, kung tutusin, Mary's yes to God is the most momentous submission ever to be made by a human. No, mga minamahal ko, mga kapatid, bukod sa kay Jesus, dahil tao rin naman siya, totoo eh, pumapangalawa yung ginawang pagsuko ni Maria. No, yun lang nga niyo, mga minamahal ko, mga kapatid. Sa mundong ating ginagalawan, na kumbaga ay maraming ma-pride, no, uso makapangyarihan, individualism, autonomy, dominates, no? Mga minamahal ko, mga kapatid, yung salitang pagsuko, eh medyo negative ang connotation. It implies what? Pag ikay sumuko, mahina ka. Pag ikay sumuko, talo ka. No? Pag ikay sumuko, kumbaga ay ipinapa
Ayun, inaamin mo sa sarili na napuwersa ka lamang para gawin yung pagsukong iyon. Pero kay Maria, sa pinagdiriwang natin ngayon, sa dakilang kapistahang ito ng anunsasyon, mga minamahal ko mga kapatid, positive yung ipinakikita niya. Lalo tigit kung yung pagsuko natin ay gagawin natin mismo sa harap ng Diyos, kagaya ng ginawa ni Maria. Dahil pag sinuko natin yung ating sarili sa Diyos, hindi yun mga ngahulugan ng kahinaan. Bagkus mga ngahulugan niyon ng ating kalakasan. Bakit? Kasi yung ating kakampi, malakas. At walang ibang makakatalo. No? Kung sumuko tayo o isusuko natin ang lahat-lahat sa Diyos, kagaya ni Maria, hindi yun kumbaga ay magkukunot na talo tayo. Bagkus magtatagumpay tayo. Kasi sa lahat ng labanan, mga minamahal kong mga kapatid, laging nananalo ang Diyos. No? Wala pa ako nakabalita na talo ang Diyos. No? Mga minamahal kong mga kapatid, kahit ngayong pakipaglaban natin at inaalaala natin ngayong panahon ng Kwaresma, no? Nagtagumpay si Jesus sa kamatayan at sa kasalanan. Demonyo nga, walang nagawa kay Jesus eh. No? Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sana sa pagdiriwang na ito, na pagbibigay ng oo ni Maria sa panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng Anghel Gabriel, sana tayo din ngayong panahon ng Kwaresma, kung tayo ay nakakapakinig ng mga mabubuting balita galing sa Diyos, no? Sana ang maging response natin, susuko din tayo. We submit ourselves. No? Kasi nga, hindi yung nangangahulugan ng defeat. Hindi yung nangangahulugan na tayo ay dinidiminish natin yung ating pagkatao. Bagkus tagumpay. At kapag tayo ay sumuko sa Diyos, we use our freedom properly. Bakit ko po nasabi, mga minamahal ko mga kapatid, kasi ho, kung ating bibigyan ng kahulugan, yung pagiging malaya, ito po ay pagsunod lagi at paggawa ng kabutihan. No, sa ating pananampalataya, mga minamahal ko mga kapatid, sino ba ang umaalipin sa atin bilang mga lingkod ng Diyos? No? Kasalanan. At kapag nawala yun, dun tayo nagiging malaya dito at kumbagay nagagawa natin kung ano yung niloloob ng Diyos. Kaya nga si Maria, tignan niyo po, bago siya, kumbaga ay pagpakitaan noong anghel, balitaan ng anghel tungkol sa mabuting balita na hatid niya dito, ano po yung ginawa sa kanya ng Diyos? No? Ibinukod na siya sa lahat ng babae. Kaya nga ho tayo nagdiriwang ng Immaculada Concepcion. No? Tinanggal na sa kanya simula pa nung siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina. No? Wala na siyang bahid ng kasalanan. For the sole purpose na siya ay maging kabahagi sa gawain ng pagliligtas. Kaya nga naging malaya ang ating mahal na ina. At tayo din, mapapalaya din natin yung ating sarili sa lahat ng mga masama nating ginagawa at sa lahat ng mga kasalanang patuloy nating kinauhulugan kung pasasailalim tayo sa biyaya, grasya at kapangyarihan ng Diyos kagaya ni Maria. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, mahalaga po yun, yung pagsuko natin sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ng Ama. At pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, tatandaan po natin, submission to God is our decision to release our control, to step aside so that God can take control. No? Pag tayo po ay sumuko, ipinapaubaya natin sa isang nilalang na mas maalam sa atin yung ating buhay. Kaya po praktikal ang mga minamahal kong mga kapatid. Ano, pag humandin sa, sabihin natin sa pelikula,
kapag pinapasok ko man din yung kriminal ng pulis, ano po yung action na ginagawa nung sumusuko? No, di ba ho? Tumataas ng kamay. No, meaning na, oh, take control na. Suko na ako, ayaw ko na. Ganon din nawa tayo. Mga minamahal ko, mga kapatid, sa buhay natin. No? Yung pag-oo ni Maria, yung kanyang salita, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin, ayon sa wika mo. Yun. She is putting control, God in control to her life. Sana ganun din ho tayo, mga minamahal ko, mga kapatid. Kasi kapag tayo sumuko sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin, kagaya ni Maria, na sumuko din sa kalooban at plano ng Diyos ng kaligtasan, makakamtan din natin ang kaluwalhatian. The road to glory is in submission to the will of God. Kaya nga panahon, ngayong panahon ng Kwaresma, sana matandaan ho natin yon, na kung nais nating maranasan, malasap ang kaluwalhatian ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo na pinapaghandaan natin ngayong panahon ng Kwaresma, sumuko tayo sa kalooban ng Ama. Pagpalain nawa tayo ng poong may kapal ngayon at kailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhe. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na mataya ni Libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapayatala na ito, handog ng iyong bayang sumasama, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapayatalak na ito, handog ng iyong bayang sumasama, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsimula ng pag-iral nito noong pamangang iyong anak ay magkatawang tao, ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nito ngayon dakilang kapestahan.
Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging dinaiba sa amin noong lukuban ng Espiritu Santo, ang mahal na birheng nanalig sa pagbabalita ng anghel. Siya ay dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pang inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ang lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagbalakad at nakikita hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik para maayos sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa
at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis ni isang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng managkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalingin na ako. Sugatan mo, Panginoon, ang aking puso. Nang iyong pag-ibig lang maunawaan ko, ang gutom at tuhaw ng aking kapatid.
atin apay nabubuhay. Bakos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayong matos, halin at magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, manikluhod ng may abot sa kuso. Salitang nagmumula sa Panginoon. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Maraming salamat po sa inyong handa. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay mag-iyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong tinapay na bubuhay. Bakos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pananaligan naming Diyos sa totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay sa nawang magpaging dapat na kami sumapit sa kalagayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat.
Padre Pio, taga Petrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ika-apat, nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito po ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayun din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Estasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-5, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo po ay magkakaroon ng karaffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga eskolar ni Pio. Maaari po kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid na simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ang video na ito. Po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 5 ng hapon. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat na dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularo nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Pinapawi mo ang tao tulad sa sariwang damo. Sa umaga'y mabigkas, sa gabi naluluoy. Sa amin ay ituro kalulungan ng puso. Ang pag-ibig sa'yo ay aming matanto.